Guys, mahilig ba kayo sa mais? Well, pues, dito sa Isabela, magsasawa kayo dahil dito mahanap ang biggest post-corn harvest facility hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Tara, silipin natin! Ayan! Basta, maraming salamat, ha? So sir, gaano po ba kalaki itong dambuhalang corn mill na to? Itong pinakamalaki. Pinakamalaki sa bansa at pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Wow! 12 silo yan. Ang isang silo, 5 tons or 5 million kilos. Times 12, that's 60 tons or 60 million kilos. 60 million? Grabe. Kaya niya ng buong corn dito. Mga ilang corn kaya yung 60 million na yan? Isipin mo, ang Isabela ang pinakamalaking corn-producing province sa buong Pilipinas. Para mapuno yung silo na yan, kailangan namin ng 12,000 hectares of corn. So ano po ba yung need na magpatayo ng ganito kalaking corn mill sa Isabela? Ang corn kasi maraming paggagamitan. Pwede itong feed grade, pwede itong food grade. At alam nyo naman, ang importante sa proyekto ng bayan ay food security. Malaking tulong talaga to sa food security ng bayan. Sino po nag-conceptualize ito? Ito'y i-conceptualize ng aming chairman, si Mr. Alfonso Uy, at ng kanyang anak na si Aileen Ting Ongkawko. Sila ang nag-conceptualize nito dahil gusto nila mag-ambag para sa kinabukasan ng bayan. Nagsimula ang Mindanao Grains sa Bukidnon at dinilan nila dito to sa Isabela para makatulong sa mga taga-Region 2 at sa buong Pilipinas. So bukod po sa size, ano po ba yung special sa corn mill na to? Napaka-special nitong facility na to dahil hindi normal power na ang ginagamit dito. Nagpa-process to ng dry grains, nagpa-process to ng yellow corn, pero more importantly, nagpa-process to ng yellow corn on cob. Yung mayroong pang buo na pag pumupunta tayo sa Manila, kinakain natin, tinatapo natin yung husk. Yung husk na natitira, yun ang fuel ng facility. May food security na, umuunlad pa ang kanayunan. Dumediretso na sila dun sa yes, market. Under the principle of fair trade. Okay sir, baka pwede naman kami i-tour sa loob para makita namin. Okay yan, karangalan namin pakita sa inyo ang facility natin. Let's go po. Dahan-dahan lang. May tatlong klase ng mais silang giniging. Ang open pollinated variety, ang genetically modified organism, at ang hybrid. Wow! Sa sobrang laki ng planta, Ping, parang namamasya lang kayo ni Kuya Angelo. Ping, nakakamangha naman ng mga higanteng tangke na yan. Yung waste ng corn cobs, yun ang ginagamit namin, marating na tayo. Ito yung burner. Ito. Yan ang burner. Wow! Laki ah. Yan yung grain dryer. Pwede bang magsabay ng lechon dyan? Baka walang matira. Baka walang. Baka walang matira. Baka maano na rin. Yan, burner yan. So yung agriculture waste papasok dyan, yung steam niyan, yung init, yun ang magpapaandar ng planta. Ah. Yan. Yan, may baga pa, oh. Yan. Para siyang, ano siya, steam-powered? Coal? Hot air. Parang coal. Okay. Yung mga basura ng corn cobs, ilalagay doon. Yeah, yung init niyan, yan ang magpapaandar ng facility.
Isipin mo yung natitipid naming kuryente. Di ba? Green energy pa. Nagko-comply kami sa lahat ng emisyon. Nice, nice. Ang galing naman ng Mindanao Grains ng Isabela. Yan, makikita niyo naman yung biomass storage namin na gagamitin. So storage rin po ito ng biomass? Oo, mga 1,200 square meters to storage ng biomass. At saka na nakikita mo yung furnace. How much is this facility worth? I think at that time it was worth 1.6 to 1.7. Almost 1.8 billion pesos. Billion pesos? That's the investment. Wow! Kung magka-shortage man tayo sa rice, hindi tayo magkaka-shortage yan sa corn. Ang tamang sagot. Sa corn. Kasi in the days past, may mga corn eaters. Yeah. So if we can convert back to where we used to be, we will have less subsistence on rice. Mais ang araw na pangarap ng mga taga-Isabela na maging number one exporter ng mais sa buong Southeast Asia. At gaya nga ng kasabihan dito, if the corn farmers are happy, everybody is happy. Ako po si Ping Medina para sa Philippine Book of Records. Ang galing!